Dini barlo yun lahi niya payag. Palikod laa, okay. Okay, so, yeah. Ada gap din ang magtika. Open. Atong distansya, sir, for example, ano? Oh. Kaya ka mong magtika. Nga di, likod laa niya payag. Luyuhin niya payag, tapos ato dito hagilid. Wang, kamir. For example, ato dito hagilid. For example, sir, ha, aminin imo pinakasyahan nga tanong dito hagilid. Mabutang ta. For example, atanong na itong hiya. An aton bubuhaton, sir, tikang din hiya nga to, din niya, iti mo sunod hiton, 10 metros. 10 metros. Or, 8 metros. For example, an atong gagamiton is 8 metros. Tikang din ni, sir, nga to, pinaka-boundary, tikang din eh, itsunod, 8. For example, 8 iton, sunod na punta to, 8. Ito nga linya, 8. An ideal, sir, is 10 talaga. Oo. Amo din kuan. Bali ana akong gitudlo sir is high density farming 10 by 8 meaning in 1 hectare there will be 125 hills. Okay. Instead of 100 only 14 by 10 inimo ta na 10 by 8. So for example sir, siyansyahan din he bigda ka magtikang 8 meters tikad to linya. Tikang naman didi sir, matabok kita. Matabok kita. So pagtabok taliwat, for example, nahuman ini nga linya ngadto. Tapos matanom na kamo hin si kadare nga linya. So tikang latdi din niyo una, ma isan sa kamo hin 10 metros. For example, 10 metros ini. So 10 by 8. Ang sunod na latdi din nga din, tapos matanom ko latdi 8 na liwat. 10 by 8. Pero kung mag 10 by 10 ka mo, oh, 10 nga tanan. 10 left, 10 right nga tanan. Tulad ko magbenta tong lugar. Yes. 10 meters na lang. Correct, sir. Oo, para dere kuan butal. Okay. There are questions, there are people na nagtatanong bakit ganon, eh, bakit hindi 5 by 5? We are diversing na yung idea natin in the coming years to come. Say, fruiting stage, 7-8 years na maturity date. By the time, sir, for example, ito, magpang-abot kasi ito, sir. Sa nga branching. So, branches, yes, branching. By the time na mag-harvest kayo, sir, tapos sobrang lapit, kung gagamit ng sasakyan pag-harvest, hindi makapasok. Kahit tungod nga, kung yan, ang dako naman. So, kaya yung unang rason, bakit dinisig nyo natin na ganyan, sir, para pagdating ng panahon mag-harvest, may mga transportation man tayo. So, mabilis lang. Kaysa, halimbawa, isampulin na lang natin. Ngayon, mula doon, papunta dito, kanina, hinakot ko to dalawa-dalawa. So, ibig sabihin, mas laborious siya pagdating ng panahon. Eh, yung bigat ng isang bunga, sir, umabot ng 20-30. Sa usa ka puno? Sa usa ka bunga lang, sir. Eh, kung magbuhat tayo, sir, na tao, dalawa lang yung kaya nating bit-bitin. Hindi pwede tatlo. So dalawa lang. So isipin mo, sa laki nito, sa lawak papunta doon, buhatin mo yung mga bunga mula doon papunta dito. Ngayon, kung merong sasakyan, ilagay natin yung half car, yung tura-tura. Oh, ATV. Oh, ATV. Papasok natin dito dahil enough yung sa gitna, punta tayo dyan. Harvest, karga. Takbo na naman dito. Harvest, karga. Mas mabilis. So yun yung nakadesign na natin yung ganun. So balik tayo kung paano itanim. So, doon tayo sa planting distance man kanina. 10 by 8 or 10 by 10. 10 cent na lapin para... Okay. Bago ito, ni-request sa dito din na yung mangga. Ito. Dito tayo ma-front. Kasi gusto niya yung ano. So, si mangga, sir, is special. Okay. Na ano kasi yan, sir? Ang mangga, mas malaking puno, mas marami. So dahil medyo may kalakihan yung ano, may kalakihan yung pot natin dahil double rootstock yan, lakihan lang para lang. Uy, ganda yung lupa doon. Doon nga ni, ma, Juan. Matambok nga ng mga siyot. In harasan pala. Oo. Dilat maiyan na after a week. Yes sir, nauran kasi. Nauran sa hamang ton ampay. Karuyag talaga itong uran. Lupa, oh. Mm-mm. Parang
tanan carbonized siya oh. Itong deepness ni niya pag tanong niya. 1 foot, sir. One foot. Ito, ito. Ito yung pinapakita ko ngayon dahil. Oh. Ayun na pagpabutan 1 foot. Nakapu yung... okay, may dalawang matasampan. Maano, sir? Maano. Basta sakto lang na makuha nitong pot, sir. Hmm. 1 foot. Di kang Ben, ha? Usaka-pi. Basta igo-igo nga. Oo. Ito nga. Pot. Pot dun. Mga kung kung pat-pat. Kasi mahabukan. Hmm, habukan. Sakto, sir. Okay. Mabubutan ka ng 3 meter upon namon yun. Ikibayin ko ng karabaw. Asya. Amon sa ring ni Manong Junior. Amo balik to. Example, ano? Ang kung nga si Sikway mo, bin nga. Mga pensi yan. Oo. Trigard. Trigard. Tapos butangan na lang net para dari ko nakaun. Kung bangin na lang sa tanawlo. Sa trigard. For example, amon na ito natin. May laro. Buho. Duduha ka klase natong pag-applyan fertilizer. So, syempre, bago itanong, ligisiyon na lang ini. Ligisiyon eh, i-situit lang natin na hindi masira to. Compact. Parang nito na. Compact lang siya. Lagay dito. So, una sa basal term, ibig sabihin maglagay lang fertilizer sa butas. Ang fertilizer complete. Yun sir, kung yung sabi mo complete, so meaning synthetic o commercial, maglagay kayo ng sa sardinas na maliit, pwede na yun, tapos takpan ito ng 2 to 3 inches. Yung paglagay ng ano, yung pagbutang itong fertilizer, pinaka-base, sir. Sa base, sir. Before planting. Yes, sir. Bali, ang gagawin natin, sir, maglagay ka ng fertilizer. Pagkatapos niyan, dahil commercial siya, sir, dapat hindi maging contact sa roots. Okay. So, ang reason niyan, tatabunan ito. Mabutang anahin. 2 to 3 inches. Okay. 2 to 3 inches na tuna, kasi may bulagay mo na yan. Yes. Yes. Kung yung i-apply natin commercial. Pero pag organic naman tayo, yung mga manok, tayo ng manok, kanding baboy. Halimbawa, ito yung tayo ng manok. Kanding baboy, maglagay lang tayo dyan. Tapos ito, diretso na. Okay. Pero tatanggalon cellophane? Tatanggalon, sir. Okay. Tatanggalon bit cellophane, ha? Always talaga tanggal. Now, before ko makalimutan, yung iba, tinanggal na namin ito. Nandun na yung sample doon. Bali, sample lang yun na fully condition na. Eh dahil na-transport ito, sir, so hindi talaga namin ito tinatanggal. So tanggalin yan 3 weeks or 1 month after may itanim sa field. Okay. 3 weeks or 1 month. Yung grafting tape, sir. Ito. Yung nakapulupot. Oo. Blade lang, sir, or matalim na kung cutter. Ngayon, halimbawa, tanim natin. So ibalik ito. So pagbalik dito, tama yung sabi mo, sir. Nakaumbok. Baga, sugat ba, Ben? Parang nakamayon. Pero wag lang yung masyadong taas. Ano, yung tama lang na. Ang rason nun, kung kailangan yung area na pinagtanamin natin, mas mataas konti sa lupa. Para kung sakaling umulan, hindi dyan tatambay ang tubig. Okay. Hindi rin mapipig. Water lag. Hindi siya water lag. So, yun ang pagtanim na merong basal. Halimbawa, sir, eto, halimbawa, imagine natin, na itanim ito dito. Ngayon, hindi, nakalimutan lang natin, lagay natin, nakalimutan natin maglagay ng abono. So, paano na tayo mapay? Tapos na itanim. So, gagawin natin, pagkatapos magtanim, sir, dito na tayo maglagay sa labas. So, mula sa tanim, 1 foot. Distansya ba, Ben? Pero kung organic, dalawang klase sa organic. Pwede kang mag-tap dito mismo sa ibabaw or ilubot. Ganito pa rin. Halimbawa, mag-abono tayo. Ganito lang, oh. Ganun lang. Ilagay yung abono. Tapos pagtanggal dyan, ganun lang.
Distansya sa tatlo. One roller tapos pa-triangle. So that is for the first year. Pag second year, magiging apat na. Dito. At ito yung advisable na fertilizer. Advisable na fertilizer, sir. Ito commercial kay Makuri. Commercial, yes. Di makinata. Urea complete, sir. Urea or complete. Ang unang proper sagot talaga niya, sir, una magsisimula sa soil test. Kasi malalaman natin doon yung ano yung presence na minerals na yan. Tapos doon tayo babawi sa wala. Pero usually, ang in-apply natin, meron tayong urea, meron tayong triple 14. Aside sa triple 14, meron na rin ngayon triple 16. Tapos, aside doon, meron din tayong ammonium sulfate, meron din tayong ammonium phosphate, para pa rin yun sa mga pag-soil conditioning. So for now, complete lang, triple 14. Pero lang muna. For the first year, bagong tanim, sir, so, pwede tayo triple 14 or urea. Hindi na ba, napapalitan na mo for planting? Ngayon, pwede lang tayo mag-triple 14, sir, or urea. Kahit saan available sa dalawa, sir, either urea or complete, okay lang. Tapos, ang mangyayari, sir, ito, bawat puno, ang i-apply nyo lang, 100 grams lang, so sa 20, mga... Kakana sardinas. Ano lang, sir? Marami na yan. Sobrang dami na. Ano lang? Tatlong kilo lang nito, kasya na. Ininitalan? Ito sa kadami, opo. Okay. Kung ano yung sardinas, ben, kung ano kadamo? At yung mga... 25 grams, sir. Ang ano, sir, isang kutsara, nasa 10 grams. Nga sukat ini kay aktor di mat magdiadarerag kutsa. Oo, tama. Sukat sini damo ini sa tungala. Oh, katungala ben. Tungala. Tama, sardinas billet. Pero yung i-apply natin yan, sir, doon sa butas. Oo, pag butas tapos wag kalimutan takpan, sir. Takpan. Kalati lang muna niyan. Pag tanong before ini itanong mo yung tubo, mabutang ka ane ben in mapalta ko complete or urea, na diba, tatabunan din mo 2 to 3 inches na tuna, at then dapat ipagtanong. Yes. Tama. And then, yun sir, ang application natin nun, in the first, lagay natin 6 months, every 3 months, magabuno tayo. Lagay na lang natin siya, every 4 months sa ngayon, magabuno tayo. Oh, so, sa first and second, sir, yun yung kadami. Oh, okay. Itong second, paglagay o pag-apply hay man dibubutan sa lapas na sa yung second one foot before di something di pero ka pero in four tatlo lang muna siya tulo laben on the 1 year halimbawa ngayon every 4 months tayo so ano ba tayo ngayon October, November, December butan natin December. So, December, January, February, March. Sa March, same pa rin yung same pa rin yung apply nyo kadami. Okay. Sa March, April, May, June. Pagdating ng June, ang i-apply nyo, increase ka na. Pwede na ganyan. Okay. At tapos yun na yun, sir. Apat na. After, adapto na March. Opo. Okay. Next year na po yan, June. Mm. Anyway, sir, andun yung sa planting guide din, sir. Fertilizer din, application. And then, sabihan na lang namin si Sir Tito, sir, na ipasa sa'yo yung YouTube link namin. Kasi, actually, yung tinuro namin, may guide video din talaga. Mm-hmm, para di makalimutan. Or may, ano. Meron din maglagay ng abono, meron din. Para mapanood din ni Busing. Basta ang pinaka-crucial nito sa ngayon, good thing na umuulan para hindi sila madry up, sure ball na mabuhay. Mm-mm. On the first month na tinapagtanim, dapat siya madiligan pag mainit. Mm. Sobrang init. Oo. Ben, madalikit ka nga ni Ben, paniligla. Ha?